Hi guys, good morning. So a lot of my friends are asking, no, ano ba yung best investment para sa pera natin? O ano ba yung best business na papasukin natin? Ngayon, nagda-drive tayo, no? Kasama natin si Cola. Ayan. Wala. Nasa likod siya, eh. Ayun. So, si Cola, the golden retriever, no? So, si Cola, kwento ko lang, ha? When we started dog breeding, nag-invest ako sa friend ko, si and former secretary, si Apple. We bought Cola for 25,000 3 years ago. Near hit na siya noon that time. So, she was about 9 months or 10 months old. So, my secretary, my friend, took care of the dog, and she tried to wait for it until mag-heat or yung mag-mens, tawag na mag-mens. So hindi nag-materialize yan kasi si Cola is a silent heater. So medyo hindi mo ganung kita kung nag-heat na ba siya doon. So after a year na inalagaan niya, na hindi nag-materialize, sabi ko na lang, alagaan ko na lang. And a friend of mine who is also a breeder helped me. Yung first na nag-heat siya na sa kanya, parang first week or first month of ownership pala, nag-heat na, nakita agad nila. So, nag-materialize siya, nanganak si Cola ng 3 puppies, na 3 or 4 yung nabuhay. So, I think 7, tapos 3 yung namatay, parang gano'n. So, my investment initially was 25,000 plus the stud fee and the vitamins, I think the vaccines of the puppies and all. All in all, umabot din yung expenses ng 25. So yung first batch is hati kami sa kita. I think nag-break even ako ng first batch. Tapos sabi nila hindi na nila kayang alagaan, so inalagaan na namin. So lumipas yung one heat pa, pinastad namin ulit. This time nanganak si Cola ng 10 puppies. So yung 10 puppies na yun, nabuhay is 8. So ganun pa rin yung investment ko, is almost 20,000 yung buong batch, including the vaccines, the papers and all. 20 to 25,000. We sold the puppies at about 25,000 each. So at 8 times 25, 28 yung babae. So nag-even out lang rin siya. So more or less 200,000 yung pumasok sa kanya. Given na nag-expense kami sa dog food ng about 2.5 a month. So once a year, twice a year siya mag-hit, eh. So doon sa twice na yun, isang beses yun na siya papastad kasi may pahinga. So yung sa second batch, net profit na siya kasi nag-break even ako ng first batch na may kahati pa ako. So imagine ko wala akong kahati ng first batch. So that is 25,000 of 20, from 25,000, Cola is about almost 4 years old now. Napakaliit ng kapital na initial. Tas ang laki ng returns pag nanganganak. Pero may catch. Dapat mahilig ka sa aso. Dapat take mo na para kanyang alipin, kasi papaliguan mo siya, papakainin mo siya, mamahalin mo siya. You will show affection, you will invest also your time. So kung na-weigh nyo na yung options nyo, wala naman kayong full-time job at meron naman kayong extra money nakatabi at mahilig naman kayo sa aso, you don't mind cleaning after sheep poops or hip poops, then go for it, diba? Ang gandang business na pasukin. Also, para ka pang may baby. Pero it's still a responsibility. So, you would take care of her. Pag mas may sakit siya, dadali mo sa vet. Talagang may effort involved din. Hindi siya easy money. Lalo na pag nanganak, yun ay para kang nanganak din ng totoo.
Kasi every 2 hours mo siyang papadidiin, lalo na pag maraming anak, batch by batch ka magpadede. So 15 minutes kada batch. Every day, kahit madaling araw. So you would do that for 2 months until malaki na sila, pwede na silang dumede sa cup. And eventually magdo-dog food na sila pag 3 months yata. So yun, no. Isang magandang business na pasukin kung you have extra money at mahilig ka sa aso, no. Pero yung mga kaibigan ko na humihingi ng advice sa akin na anong magandang business and all na pasukin ngayon, lalo na pandemic, mawalan daw silang trabaho, may spare cash sila. What I would advise, kumbaga, aralin nyo muna yung gift nyo. Yung gift natin is very, very different, no? Ako, mahilig ako sa kotse. Yung ibang mga friend ko, hindi naman mahilig sa kotse. Wala nga silang alam. Gamit lang sila ng gamit nung kotse yung gamit nila. Hindi nila alam kung ilang liters ba yung makin, ano yung mga specs. Dahil they use it for transport. Ako, I study the history of the car. Ano ba yung maganda dito? Ano yung specs? Ano yung ganyan? So that's my gift. May ibang mga taong gifted sila sa technology, no? Maalam sila sa systems, mga downloads, mga ganon. Ako, hindi ako very technologically advanced na tao, no? I just know how to use the basic. May iba naman gifted sa fashion, kumbaga they could buy a Louis Vuitton, a Gucci bag, tapos at the end madodouble pa nila yung pera nila doon, kikita pa sila. Meron naman gifted sa real estate, kumbaga every property they buy, it turns into a gold mine. Gagawin nila yung for rent, apartment, resort, o kung ano man, tapos para na lang kasabihin natin nagpiprint sila ng pera. It's just a matter of preference. Pero still, you should find your gift. We're all gifted at a very, what do you call this? Different way. Just know your gift. Yun lang yung pinaka ma-advise ko sa mga nagtatanong. And also, syempre, invest in yourself. Yun yung, bago ka mag-invest sa isang opportunity, bago ka mag-invest sa ibang tao, sa ibang business, ipaparoll down nila yung pera mo, etc. Invest in yourself muna. So ako, before ako natuto magparoll ng pera ng maayos o mag-invest ng maayos, yung tuition fee na ginugol ko sa sarili ko at syempre yung mga nalugi ko rin na investment, hindi siya biro-biro. So kung nag-invest muna ako noon sa knowledge, inaral ko muna yung mga pinasok ko, no, hindi siguro ako nalugi ng how many times. 3 times na ako na bankrupt ng zero talaga, as in zero, 3 times na. So ngayon na may family na ako and all, I wouldn't wanna make it 4. No more na, ayoko nang bumalik sa down na down. Pero still, sobrang valuable na experience sa akin lahat ng pinagdaanan ko. Pero if I would do it all over again, I would buy all the books, I would research all of the things na sinesales talk sa akin ng mga tao, mga salesman, mga business opportunities, bago ako maglalagay ng pera doon. Dahil kung bumagsak yun, back to zero ulit. Kumbaga, you learn from experience ulit. Kumbaga, you would grind it out. Kayod ulit. Agasay, you would save up a lot of capital pang invest ulit, etc. You know, it's gonna be tough. But eventually, magiging well worth it din ang mga pagod natin, no? So, yun lang. Isa sa mga masarap na feeling is yung you know you did your part. You did the work. You did the study. Kumbaga, due diligence, no? So, isa pinaka best advice na mabibigay ko, lalo nito sa mga beginner na who want to go in business, no?
So take care guys, God bless, peace out. Ingat kayo, no?